Tips. Welcome back mga Kadibol JT. May simpleng tutorial tayo kung paano natin i-repair yung remote control ng GME Apple the Box. Ngayon meron tayong remote control dito. Ito, brand ko ng LG. Itatry muna natin para may idea tayo. Yan ang gumagana siya. Okay? Okay, itong baterya na to ang gagamitin natin para siguradong gumagana. Ngayon, tatestingin natin dito sa remote ng GME Apple the Box. Yan, dapat tama ang polarity natin. Yan, tama naman. Tapos, testing natin. Yan, no? Hindi nagpa-function. Ibig sabihin talaga may problema itong remote control ng GME Apple the Box. Kung wala kayong pang-testing, pwede yung sa cellphone. Papasok lang tayo ng camera. Kahit Android yung cellphone nyo, basta nakaset tayo ng camera, pwede rin naman. Yan yung camera yan. Isatapat lang natin dyan sa mismong camera yung IR. Yan, dapat pag pinindot natin, dapat iilaw yan. Pero ito wala eh. Ibig sabihin talaga may problema tong ating remote control. Ganun lang yung pagtitesting para may idea kayo. Okay? Yan, talagang wala. Ngayon, paano nga ba natin i-re-repair ito? Ngayon, dito sa pag-re-repair nito, ang unang step natin gagawin, check natin yung battery terminal kung may kalawang, o di kaya kinain ng baterya yung terminal. Ayan yung kadalasan nangyayari. Pero ito, okay naman. Kaya kailangan natin bakasin itong mismong unit. Ngayon, na simpleng tutorial kung paano natin babakasin, pwede natin gamitin dito empty cutter o kaya kutsilyo. May kanal kasi yan dyan. Ang gagawin natin, yung talim nun, papasok lang natin dun sa may kanal. Yung mga lock nyan, makakalas. Pakasin yung kit natin. Yan. Kutsilyo lang yung ginamit natin dito. Yan. Yan na, bakasan natin. Kung mapapansin nyo, may board siya. Tanggalin natin itong board niya para may idea kayo. Ganyan lang yung pagbakras. Ngayon, nandito ang problema. Sa experience natin na kadalasan, dito nang gagaling ang problema. Yung connection nito. Minsan maluwag. Minsan naman yung IC. Minsan naman dun sa terminal ng battery. No? Pero ito, try natin hinangin muna yung IR. Para may idea kayo. Naku, wala pang init. Okay, paiinitin ko muna. Hindi yata nakasaksak. Pasensya na po, nakalimutan po natin isaksak yun. Okay, yan na, painitan natin. Ang gagawin lang natin dito, yung mismong IR ay i-re-solder muna natin. Kailangan nyo lang ng soldering iron. Ito lang yung kailangan natin. Bibihira naman yung nakakaproblema talagang circuit. Huwag lang yung nababagsak, minsan nababalik, kaya nakakaproblema rin. Yan. Okay. Kung mapapansin nyo, nung hininang ko, umangat yung kanyang copper nung IR. Yan. Naputol, ibig sabihin. Kaya hindi gumagana. Yung copper na naputol, kailangan natin idugtong dun sa mismong copper na pinagkontakan. Sa pagkakaskas nun, pwede yung empty cutter o kaya yung kutsilyong ginamit natin. Okay, tapos ihinang lang natin. Ikokonek lang natin dun sa naputol na connection. Pagka hindi natin nakuha dito, yung IC naman ang hihinangin natin. Yan, dapat hindi lang mag-short yung dalawang terminal ng IR, ha? Pagka nag-short yun, hindi rin gagana. Yan, dugtong na natin. Pagka hindi natin nakuha, yung IC naman ang i-re-solder natin. Tapos, subukan natin lagyan ng baterya.
Yan. Tapos, check natin. Yan, no? Gumana yung ating remote. Yan, no? Lumilipat na siya. Okay, simple tutorial lang yung ginawa natin. Pero sigurado namang malaking pakinabang sa mga nanonood sa atin. Okay, maraming salamat po.